why am I here? I am here because I love the Philippines and I love the Filipino people. Itigil na yung celebration ng EDSA 1 na yan dahil nilalangaw na yan. Matagal ng panahon, kung ilang taon na nilalangaw yan, wala na pupunta dyan, pailan-ilan na lang. Kaya dapat itigil na yan. Sayang ang milyon-milyon na budget ng EDSA Commission na nasasayang lang. Dapat yung pondo dyan, nilalaan na lang dun sa mga biktima ng Dengvax siya. Kesa dyan sa walang kakwenta-kwenta, EDSA 1 na yan, revolution ng peke na revolution ng mga peke na hero na sila Ninoy at si Cory. Kaya dapat huwag na inaalala yan. Marami nang galit dyan dahil napahamak lang ang bansa dahil sa kagagawa ng EDSA 1 na yan. Kaya dapat itigil na yan. Nananawagan ako kay Presidente Duterte, putulin ang budget ng EDSA Commission na yan. Walang kwenta yan. Sayang lang ang pagod dyan. Sayang ang pera dyan. Sayang ang buwis ng mga Pilipino. Mga kababayan, pag-usapan natin yung sinabi ni Pagpagbam. Pagpag, alang iyan. Anong sinasabi mong legacy ng pamilya mo? That being undermined ng mga trolls. At sino mga trolls na sinasabi mo? Pangalanan mo kung sino? O diba? Ngayon, mga kababayan, iisa-isahin natin ang yung sinasabing legacy ng mga Aquino para malaman ng mga millennials. Wala na kasi kayong mahikayat. Ano na ngayon? February 22. Wala pang nagwo-walk out. May nakita kayong walk out? Sabi, kahapon magwo-walk out. Alaya. Mga kababayan, para gatungan ninyo yung tulad sa people power na naging salot power at kilikili power. Power. Alaya, mga tanto talaga. Walang legacy na masasabi ang mga Aquino kundi mga masasama na mga aksyon in anti-people tawag dito programs yung inimplement ng lahi po ninyo. Kaya nga hindi na kayo makaipon ng tao sa kampanya ninyo. Nag-austos kayo ngayon doon sa Cebu. House to house. Tapos si Lomi, mga kababayan, pag-usapan din natin si Lomi. Nagsalita, nananawagan po sa ating mga mamamayang Ophirians, sino daw ang gustong mag-volunteer papuntang Inidoro. Alaya. O sino sa inyo ang gusto mag-volunteer sa kampanya ng Inidoro? Mga kababayan, mag-sign up na daw kayo. May libreng merienda. Sabi ko sa inyo mga kababayan. And pag-usapan din natin yung controversy dito sa pronouncement ng National Youth Commission. Anong pangalan nun? Si Cardema. Ngayon, gusto ninyong pag-resignin mga dilawan si Cardema, yung chairman ng National Youth Commission. Tama lang yung panawagan niya. Tama yung proposal niya. Tama yon. Yon ang dapat na ginagawa ng ating pamahalaan. You see? Yung mga eskolar ng bayan, pinapag-aral from the taxes of the Filipino people by this government. Tapos, gusto ninyong buwagin yung gobyerno nagpapaaral sa inyo kung hindi kayo mga loko-loko? Is that fair? Na yung parang yung kung sino yung kamay na nagpapakain sa inyo, yun ang kinakagat ninyo, yun ang kalagayan nitong mga estudyanteng ito. Galit kayo sa gobyerno, ba't hindi kayo lumaya sa gobyerno? O malis kayo from the support of the government. Di doon kayo sa privado mag-aral, wala man kayong pang-tuisyon, kaya nga nandyan kayo. Pagkatapos, habang pinagpag-aral kayo ng mga mamamayan,
ng ating pamalaan, galit kayo sa pamalaan kundi kayo mga tarantado? Galit pala kayo sa pamalaan? Then you get support from the government. Is that fair? Yun mga kababayan, pag-usapan natin. Ngayon ito mga salot, palibasa salot, galit sila sa proposal ni ano? Dati niyong kasama, itong si Cardema, alam yung mga pinagagawa ninyong kabalbalan. Kaya nga ganun ang posisyon niya kasi alam na alam kung ano ang kulay ninyo. Pakishare muna ninyo mga kababayan ng ating live streaming ngayong umaga. Kahapon ba wala tayo? Ano mami? Busy kami kasi kahapon. Pagpasensya ninyo. Ilan na yung nanonood sa atin? 253 na ba? 264 yata. Maraming maraming salamat. Share lang po ng share. Huwag kayong madadala sa pagsishare. Kahit i-block po kayo. Ako nga, binablock many times. Ito na po yung ating os sa ating mga mamamayang Filipino. We will not stop, mga kababayan, hanggat ang ating bayan ay hindi naayos at hindi natin nalinis ang ating bayan dito sa mga salot na naging hadlang sa pag-unlad ng ating bansang Maharlika, the land of fear. And from now on, every now and then, mga kababayan, palagi nating imi-mention that this country, the Philippines, ay isang tawag dito, bansang Maharlika, the kingdom of Maharlika. Gawin na nating hari si Digong. President Digong na diktador na tawag dito, napakabastos. Walang respeto sa mga kababayan ang diktador na si Digong. Kaya gawin na nating hari kasi yung mga buntis, binigyan niya ng pinirma na yung batas. 105 days na yung leave ng mga manganganak, maternity leave. Tapos may extension na 15 days pag ikaw ay single parent, single mother. Oh, kita ninyo ang ugali ng diktador. You see? And itong si diktador na President Digong, mga kababayan, ano pa nga yun? Na yung PhilHealth coverage, lahat ng mga Filipino ay sakop na. Anim na batas yung ano, yung pinirmahan ng ating Pangulo. Nakita ninyo yon? Nakalimutan ko yung iba. Tingnan na lang ninyo. You see? So, ganun po, mga kababayan. Jennifer Sota Kamakin pala, no? Good listening and watching you live on my FB wall, Sir Dan. Watching here sa Hong Kong. Maraming salamat. Joanne Hernandez, good evening po, Kuya. Si Incarnacion Ramos, marami pang salot na nakatago, Mr. M. Totoo yan. Daming dilawan, mga kababayan, dito sa ating bansa. Leonardo Rosales, watching from Toronto, Canada. Good morning, Sir Dan. Magandang umaga din po. Si Winter Luke, Chingo. Dan, pabati po kami dito sa Pioneer, Manda. Anong lugar po yon? Manuel Austria, Manny Austria of Timicula, Canada. Watching, good morning, Sir Dan. Si Hermi Sahagon, good morning, Sir Dan, and all viewers. Magandang umaga din po. Si Ralph Santander, Attorney Glenn Chong sa Senado. Tama po. Iboto natin po. Dan Colibar, I am solid po sa Presidente Duterte. Watching from, anong bansa ito? Hindi ko kilala yung flag niya. Hello, Madam Eileen Rosales. Nanonood na si Madam Eileen Rosales, yung ating dealer dyan sa
Chicago. And si Jean Kaoli dyan sa California. Good morning. Jodaline Dimson, good morning brother Sir Dan. Salamat sa Diyos na nag-live ka from Caloocan City. Share lang po ng share ng ating live streaming. Si George Calderon, good morning, watching from Brunei. Jolene Nolser, mabuhay ka, Tatay Digong, we pray for you. God bless. Si Ariel Marpori, paano Sir Dan, wala pa akong PhilHealth? Paano makaka-afford ng PhilHealth? Antayin po ninyo yung, ano, may publication pa kasi yan sa Official Gazette after na mapirma ng ating Pangulo. Intay na lang po. Incarnacion Ramos, pansinin mo si Angara, Mr. M, parang si tatang niya ang nakaisip, hindi binabanggit ang ating presidente. Rita Gonzalez Ishikawa, sabi ni Jokno, mga bobo ang no smoking. Tanlang daw ang napasa ng bayas ni Tatay Digong. Halatang walang pakialam. Ano yon? Si Song Kilaw, kasama na po doon ang mga salot, Sir Dan. Member na rin po sila ng PhilHealth, mga salot. Iyon ang mabuti po sa ating Pangulo. Hindi po siya kumukulay. Kahit yung mga hindi niya kaalyado sa Senado, itong mga dilawan, nagpasa sila ng batas. Co-author sila dito, mga kababayan, kasi sila dapat na magpasa ng batas. Di ba? Kasi yung Pangulo, hindi man pwedeng magpasa ng batas kasi presidente yon. Hindi niya kinukulayan. Pag nakita niyang maganda naman, mga kababayan, hindi tulad nitong mga, sabi ko sa inyo, itong mga dilawan, ubusin nating alisin sila. Sila po ang mahilig mangkulay. Pero ang ating Pangulo, kahit ang author, mga kalaban niya. Pag nakita niya, mga kababayan, na ang batas makakatulong sa ating mga mamamayang Ophirians, pinipirma niya. Salute to you, Mr. President.